Hello guys. So ngayong topic, ituturo namin sa inyo kung paano malaman kung opaline ba ang inyong mga African lovers na binili. Pero syempre, bago natin sabihin na opaline ang ibon natin, syempre yung mismong nagbebenta ng ibon, kunwari kung saan nyo siya nabibili, tapos malalaman nyo na opa yon kapag siya ang nagsabi ng opaline. Pero kung hindi pa kayo nakakabili ng mga opaline tapos gusto nyo lang malaman yung itsura, ganito lang ang palatandaan sa kanila. So ito, example natin siya. So ito ay isang opaline na lalaki, na opaline kakto. So malalaman nyo sa ulo, sa rampa, at sa buntot. So ayun ang aking basehan sa pagtitingin ng ng opaline. So ito, makikita nyo sa kanyang itsura, orange ang kanyang ulo. So sa green muna pala tayo, sa green opaline muna tayo magbase. So ito ay isang green opaline na cock. So ang ulo niya dito ay orange. So orange sa orange yung kanyang ulo hanggang dibdib, makikita nyo dyan. Ayan, hanggang dibdib. Ayan, so hanggang dibdib ang kanyang pagka-orange. Tapos yung rampa, asa yung rampa niya? So yung rampa, makikita nyo, kulay green. So dapat yung niya, yung katawan, yung kapa niya, ayan, kapa hanggang rampa ay dapat iisa ang kulay. Okay? So dapat yung katawan niya ay kakulay ng rampa niya. So ayan, makikita nyo dyan. Ayan kita nyo diba yung kanyang rampa ay kulay green din katulad ng kanyang katawan. Tapos sa buntot naman, so ito sa naman, sa buntot. Ayan, sa buntot makikita nyo na, ayoko siyang hawakan kasi masakit manuka to. Masyadong aggressive. Sa buntot, makikita nyo yung ibang feathers niya ay kulay orange din, nakatulad ng ulo niya. Ayan. Kung anong kulay ng ulo nila, ganoon din dapat ang kulay ng ibang kulay ng kanilang buntot. Okay? So, ang basehan natin sa opaline ay ulo, ulo, rampa, buntot. So, ayan, ulo. Ulo, rampa, buntot. Makikita nyo naman sa video. Ayan, kulay orange ang kanyang ulo, kulay green ang kanyang katawan kasama yung kanyang rampa. Tapos yung buntot, makikita nyo sa buntot niya ay may orange-orange din na kulay ng kanyang ulo. So ayun ang basihan sa green opa. Okay, green opa pa lang yun. So next naman tayo, ano pa ba ang opa natin dito? Ay hindi, ayun lang din. Kulay green lang din ang ating opa dito. Ay, to. Ito yung mob. Meron tayong mob opa dito. Tapos ito ay isang hen. Baba ito. So, ang kanyang dito, ang kanyang ulo, white. So ang kulay ng mob na opa, kulay puti ang kanyang ulo. Tapos ang kanyang rampa ay dapat kakulay din ng kanyang katawan. Ayun ay kulay itim. Tapos yung buntot ay dapat kakulay din ng kanyang ulo. Okay? Gets ba? So ang basehan lang talaga sa mga opaline ay ulo, rampa, at yung buntot. So yung rampa lang talaga ang dapat nyong titigan kung anong kulay ba. Dapat yung rampa ay kakulay ng kanilang katawan. Okay? So, next naman tayo, ito naman ay isang opaline din. Dito naman ulit ay isang green opaline, pero ito ay may U-wing. Okay? So, makikita nyo dito, ito ay isang cock. Ayan. Ang ulo niya ay kulay orange. So, okay lang na ang opa ay madungis yung ulo, ha? Kasi may mga ganong opa na madungis yung ulo, lalo na sa mga unang clutch, sa mga first generation. So, ito, opa U-wing. So, yung U-wing, makikita nyo sa kanyang, sa kanyang kapa na may ibang kulay na sa kanyang katawan. Ayan. So, ang basehan naman sa mga opa U-wing ay ulo. Ulo ulit. Kanyang rampa, pati ang kanyang buntot. So, dito sa U-wing,
yung kulay naman ng rampa niya, kung ano yung kulay ng katawan niya. Kasi ang Ewing kasi ay nag-iiba ng nag-iiba ng kulay ng katawan niyan, ang Ewing. So yung kapa pati katawan dapat isang kulay lang 'yan. Tapos kasama na doon yung kanyang rampa, okay? So kapag kayo ay magbabase ng OPA sa Ewing, OPA Ewing, so ulo, kapa, rampa, tapos buntot, okay? Ayun ang aking observation sa aking pagkikilala sa kanilang visual, ayan, sa mga nila katawan. So yung kulay ng katawan niya ay yellow, katulad ng kulay ng kanyang kapa na kulay dilaw din. Tapos yung kanyang rampa ay kulay orange din. Ay orange, kulay dilaw din. Ayan. Din yung ito. Ayan, kulay orange din. Tapos yung kanyang buntot ay may pagka-orange kung ano yung kulay ng kanyang ulo. So, ayun lang ang aking basehan dito, ha. So, kung may mali ako doon, comment nyo lang para mabasa ng mga kaibigan natin na nanonood ngayon. Okay? Tapos, ayun lang ating OPA. OPA na green. OPA lang to. Purong OPA lang to. Ayan. Mukhang itong cock natin. Itong cock natin ay tinuturuan niya na mag-dip itong hen. Nakita niyo ba kanina? Nakita ko kanina, hindi ko alam kung nakuhaan ng video. So, ayun. Gayun ang basehan ko sa sa green OPA. OPA lang siya. Ulo, rampa, pati buntot. Okay? So, dapat yung ulo, kulay orange, lalo na sa mga green. Tapos yung rampa, kailangan kakulay ng kanilang katawan. Okay? Tulad nito, kulay green yung katawan, kulay green dapat ang rampa. Tapos yung buntot, oo, may kulay green yan. Tapos, dapat may kulay orange din na kakulay ng ulo. Okay? Gets na ba yon? So, kung gets na yon, dito naman sa mob OPA. Ayan. Dito sa mob OPA, OPA lang siya na kulay mob, kulay itim. So, yung ulo niya, kulay puti. Yung rampa niya, dapat kulay itim. Kasi, ayun ang kulay ng katawan ng mob, kulay itim. So, dapat yung rampa niya ay kulay itim din. Tapos, yung kanyang buntot, syempre, may halong itim yan. Tapos, may halong puti kung anong kulay ng kanyang ulo. Okay? Gets na ba yun? Kung gets na yun, dito naman tayo sa OPA Ewing. So, sa green OPA Ewing, apat ang pagbabasihan mo. Syempre. So, ulo, kapa, buntot at rampa. Okay? Gets yon? So, apat yun ha. So, ito, example natin. Ulitin lang ulit natin. So, ang kanyang ulo ay orange. Ang kanyang kapa ay kulay yellow dahil Ewing siya. Kapag ang kapa niya ay kulay dilaw, dapat ang katawan ay kulay dilaw din. Ang katawan, pababa. Tapos, yung kanyang rampa, tama ba rampa? Oo, ang kanyang rampa ay kulay orange din, tulad nito. Kulay orange, ayan. Tapos yung buntot, nakikita nyo, ayan, may kulay orange, tapos may kulay yellow. Yung orange na yon galing sa ulo, yung yellow galing sa kanyang katawan, okay? Ayun ang aking ang aking observation kung paano tumingin ng mga OPA line. So, ayun pa lang ang aking pagtitingin dito sa green, sa mauve. Sa green, ito pala, sa green, sa mob, tapos sa green Ewing, okay? Ayun lang ang akin. So, kailangan pa natin aralin yung ibang kulay ng mga OPA. Ang kulang na lang natin dito ay blue, pati violet. So, ayun na lang dalawang kulang natin na OPA. So, kapag nakabili tayo noon, i-discuss ko ulit kung paano siya malalaman. Siguro, kaparehas lang naman din sila ng mga mob, na mga green, ng mga ganong kulay, pati pala power blue, wala pa pala akong power blue OPA dito. Tapos, ayun, i-discuss ulit natin to kapag meron na tayong yung tatlong kulang na wala pa ako, yung tatlong kulay na wala pa ako, yung PB OPA, yung blue OPA, pati yung Vio OPA. So, ayun, tatlo na lang ang ating kulang, ayun ang ating hahantingin ngayong mga susunod na sahod. Okay? Kasi may tatlong pwesto pa ako dito. Pero, yung iba, binubukod ko na ng mga pwesto, bibili tayo ng mga kulungan. Tapos, sa mga gusto rin malaman kung paano yung
malaman kung paano malaman yung split opa. Okay? So, yung split opa, hindi natin sila makikita ng sa kanilang katawan. Hindi natin sila makikita tulad ng mga opa. Tulad nito, green Ewing opa, split opa. Split opa. So, ito, ayan, makikita nyo naman sa itsura na hindi siya opa kasi sobrang itim ng ulo. Yung buntot, ayan, yung buntot nila, walang ka-orange-orange. Yung rampa nila, hindi ganun kakulay ng katawan nila. Okay? So, sa mga split opa kasi, mababase na lang yan sa kanilang parents, sa kanilang mga magulang, kung ano yung mutation ng kanilang magulang. Tulad nito, asan na yun? Hindi. Asa yung split opa natin? Ito, ito. Kunwari ito, ayan, yung ganyang mute. Kunwari ito ang parents. Green split opa, ayan yung cock, kasi split opa. Tapos, bio-ewing. So, kapag ganyan ang parents nyo, tapos ang anak nila ay split opa na ganito, so, malalaman nyo lang sa parents kung yung parents ay may halong dugong split opa. Okay? Hindi siya kita sa visual. Hindi siya visual o ano, nakikita dun sa ibon. Pero nalalaman lang yon sa mga parents kung yung parents nila ay may kargang opa. Okay? So, ayun. Sana naintindihan nyo yung explanation ko dun sa kung paano malaman kung split opa or opa yung ating mga African lovebirds. So, may kulang pa tayo dito sa video na to. So, itutuloy na lang siguro natin to sa ibang video. Lalo na, wala pa tayong, hindi pa natin kumpleto yung kulay ng mga, ano, ng mga opaline. May tatlo pa tayo. Parblue, blue, pati bio. So, gusto ko nang makakuha na itong kulay na to, yung tatlong to, para kumpleto na tayo sa opaline. Then, alam na, ibang mutation naman. Okay? So, salamat pala sa mga sumusuporta sa ating channel. Kung nagustuhan nyo itong video at kung may natutunan kayo, bigyan nyo lang kami ng thumbs up. At kung kayo ay bago pa lang sa aming channel, pindutin nyo ng subscribe at ang kampana para lagi kayong updated sa aming future uploads. So, mag-shoutout sa tayo. Zach Malone Legbands. Ito naman yung akin, KSBS Open RT o Rooftop Aviary. Tapos ito naman kay Admin Soy. Soy Avery Angono Rizal. Ayan ang gamit nilang software para makapag-edit ng names para sa leg bands. Ang gamit nila para sa pag-print ng names ay fiber laser printer or marker machine. Ang mga rings nila ay fiber-coated aluminum materials na nagbibigay ng permanent markings or print na kahit gaanong katagal na ang mga rings, hindi matatanggal ang mga pangalan kahit wala na yung mismong kulay ng ring. Hindi tulad ng ordinary rings na pintura lang ang gamit, kapag tumagal or nagagasgasan ang ordinary rings ay lahat mawawala kahit yung pangalan dahil pintura lang ang gamit. Ang ganitong high-class leg band ring ay sinusunog ang bawat letra sa mismong singsing, na kahit anong kuskos gawin mo, hindi matatanggal ang kulay. Kahit isunugin mo pa gamit ang malakas na apoy, hinding-hindi mawawala ang nakasulat. Kaya order na kayo ng high-quality leg band ring para sa inyong mamahaling ibon. Mag-PM lang kay Edwin Malonzo. Shoutout kay Jackson Karipip, kay Kimuel Maranata, kay Brian Cruz, kay Julius Villa, kay Francis Suba, kay Angelino Raimundo. Shoutout din kay John Dave De Jesus, kay John Leonard Narbay, kay EMC Hub. Shoutout din kay Fun Time Freddy, kay Jefferson De La Cruz, kay June Pantoja, kay Laren Sagum, kay Nair Flores. Shoutout din kay Igay Pilfin Vlogs. Shoutout din kay Gomer Andres, kay Dennis Corpus, kay Julius Cesar Nunez, kay Yang Tadashi, kay Verson Viernes. Shoutout din kay Kevin Mariano, kay Lexus Gaming YT, kay Ricardo De La Cruz. Shoutout din kay Florence Aquino, kay Angel Marvis Alonga, kay Kaibon TV and Lovebirds Handfeeds. Shoutout din kay Kent Gian Penes Zara, kay Sandy Pineda, and shoutout kay Joshua Witch. So ayun, kung gusto yung magpa-shoutouts, comment lang kayo at shoutout namin kayo sa kada video namin. At kung may mga katanungan pa po kayo, ay comment nyo lang yan sa ating
video para masagot namin yan through reply or through video namin, okay? So, salamat ulit sa mga sumusuporta and we'll see you on the next video.